So what's up mga ka-action, mga ka-camping no, at sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po nagbabalik ang nag-iisa niyong host na si The Action Man. Ayan. So ito po, bigyan lang po natin ito ng reaction at komentaryo. Itong panibago naman patutsada nito ni Basti Duterte. Wala na talaga itong kadala-dala si Basti. Puro na lang patutsada. Eh ang saklap dito, ang kanyang paghahamon sa mga kongresista, eh, isa na masasagasaan dito, si Pulong. Di ba? Eh, mga kongresista, ang kanyang paghahamon dito. Di ba? Hinahamon niya ang mga kongresista. Eh, kurarap dito si Pulong. Di ba? Oh, ito po, may isang statement po siya dito na Bisaya magsalita, i-transfer ko po ng Tagalog sa abot ng makakaya ko po. Okay? Panoorin po muna natin ito. Sara Gibutyag sa Mayor nga buot lang matod pa sa Administrasyong Marcos Jr. nga gubon ang imahe sa mga Duterte. Gihagit sab sa Mayor ang mga kongresista nga ablihan ang ilang mga libro kung giunsa paggamit ilang tagsa-tagsang pondo. Human makustudiya na sa kapulisan si Pastor Apollo Kibuloy sa tanaw ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ipamugos na sab sa kasamtangang administrasyon ang investigasyon sa International Criminal Court batok sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Dugang niya, dutan gayod sa mga kalaban si kanhi Pangulong Duterte inaagi sa paglambigit niini sa mga nanggawas nga isyu. Tumong matud pa nga gub-on ang imahe sa mga Duterte diha sa mga tao. Gusto gina. So, eto po ha, gub-on. Ibig sabihin, sirain. Ito daw ang ginagawa ng mga investigasyon sa Quadcom sa pagitan ng mga aligasyon ng mga resource person ng mga kongresista at naglalahad ng mga katotohanan magmula sa mga dating opisyal at present opisyal at mga ex-mayor. So nalalaman po natin kung ano po ba talaga ang katotohanan. So dito para kay Basti is paninira daw ito o gusto sirain sa taong bayan ito si dating Pangulong Duterte. O itika muna, hindi po yan paninira. Kung hindi talaga makipag-participate o magharap si dating Pangulong Duterte sa mga aligasyon laban sa kanya na mga resource person ng Quadcom, eh talagang sirang-sira na po talaga siya. Di ba? Nagpapakita lang po lamang yun na para bang takot siya humarap. Takot siya sagutin ang mga aligasyon. Di ba? Kasi kung hindi po siya takot at totoong ang mga pinapatupad niya na war on drug is walang nilabag na human rights, eh dapat humarap na po yan. Diba? Hindi po yan, para sa akin lang po ito ha, opinion ko lang po ito. Yung ginagawa ng Quadcom, hindi po yan paninira kay Digong. Ito po ay talagang gusto natin malaman kung ano ba talaga ang nangyayari. Kaya nga po iniimbitahan ito si Digong para mapakinggan din po natin kung ano ang kanyang maging sagot or depensa sa mga aligasyon laban sa kanya. Diba? Sa tingin nyo ba, paninira ba ito? Hindi ba pwedeng sabihin natin na ito na ang pagkakataon para malaman ang katotohanan? Binibigyan naman ng nagiging patas naman ang Quadcom. Kaya nga po siya iniimbitahan para marinig ang kanyang panig. Diba? Ngayon, siyempre, yung mga ginagawa ng mga yung mga paglalahad o pag testimony ng mga resource person diyan, siyempre nakakatulong po 'yun na makakuha ng impormasyon itong ICC, 'di ba? Oh, dagdag impormasyon. Okay, tuloy po natin ito. Gina nila nga matangtang eh, kiba? Ang tunok manggod nila kung mahan. Anton sa di manggod nila, anton sa di nila maunsa ba? Ayon kay Basti, tinik daw ito ang kanyang ama. Sa administrasyong Marcos Jose Mario Joseph.
paano mo nasabi yan, basti? Imaliwanag na maliwanag po. May mga complainant, siyempre, iimbestigahan. Hindi mo ba alam yun? Kapag may complainant, magkakaroon ng imbestigasyon. Oh, di ba? Ayun na, alam mo yan eh. Oh, tapos sasabihin mo, paninira. Hindi po yan paninira, basti. Unsa na ma-pacify or madakpan or matangtang sa scene, sa politika, si PRD. Paminaw nila, na sila'y kompetensya. Pero akong papa-retired naman na. Ginakuhaan pa. Paano maging kompetensya? Paano, saan parte na naging kompetensya itong si dating Pangulong Duterte sa Administrasyong Marcos? Saan banda doon? Hindi ko mag-gets. Hindi ako makagit over. Oo, sa totoo lang, saan banda nagkaroon ng kompetensya? Di ba? Alin, saan? Hindi ko mag-gets. Oo, Mayor, pakipaliwanag kung saan na part na nakipaana parang kompetensya itong ama ni mo sa administrasyon. Ikaw na rin ang may sabi na retired na. So, para ano pa? Nasabihin mo na may kompetensya. Itong ginagawa ng investigasyon dahil may mga complainant po sa ama mo. May mga allegation din laban sa kanya kaya siya pinapatawag o iniimbitahan sa Kongreso. Hindi nyo po ba naiintindihan ang aid of, ano ba ito? Yung naaayon sa batas and aid of legislation, di ba? Kaya nga po binibig, kaya nga po iniimbitahan ang ama nyo po na si dating Pangulong Duterte para marinig namin ang kanyang panig para maging patas, di ba? O, tuloy po natin ito. Pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao o pahayag ang Malacanang kalabot ni ini. Samtang sa pagukod kay kani Pangulong Duterte labot sa ginatuki karon sa Kongreso nga giingong extrajudicial killings sa iyang kampanya kontra illegal nga droga ni adtong panahon sa Duterte administration. Sumala sa mayor. Una nga matay mga drug lord ni Rice nila na nila. Unya karon gukdon to ninyong tao. Ang who you claim that is responsible for the deaths of drug lords, and you want to what, punish him for that because he only wanted to protect the Filipino people? Mi depensa sab ang mayor sa gusto daw habulin, bakit daw hinahabol si dating Pangulong Duterte? Ay, kailangan pa ba natin ulit-ulitin ito, mga ka-action? Alam ko na alam nyo kung bakit hinahabol ito si dating Pangulong Duterte sa mga investigasyon. Kasi nga po, may mga allegasyon laban sa kanya. Ngayon kung gusto nyo matuldukan ang lahat ng ito, bakit hindi nyo kumbinsihin si dating Pangulong Duterte na harapin ang Quadcom at doon siya magdepensa para mapatunayan sa maraming Pilipino na malinis ang kanyang pinatupad na war on drugs. Diba? Dapat kumbinsin nyo bilang isa ka ring public servant, Mayor Basti Duterte. Diba? O, tuloy po natin. Sa iyang igsuon nga si Vice President Sara Duterte sa mga issue labot sa confidential funds o guban pang ginatuki sa pondo sa OVP. Gihagit sa mayor ang mga kongresista nga ablihan sabang ilang mga libro o ipakita kung ginaunsa pagpalihok ang kwarta sa Kongreso. Ani na lang day, tanang mga politiko, ani diri kaning kalimutan na karon kay banha magigimo diya sa Kongres. Ano di na lang ito pang abrihan tanan ato mga libro? Ginakuhaan pa og komento. Ayon sa kanya, ganito na lang. Total, sobrang ingay nyo dyan, sabi niya. Bakit hindi na lang lahat ng politiko buksan ang mga libro kung paano ginastos ang mga pundo? Diba? Nako, paano naman si Pulong? Mabubuksan ni Pulong yung 51 billion.
Ano si Pulong? Kasama si Pulong. Hinahamon niyang kongreso eh, nabuksan ang mga libro. Hala, buksan din ni Pulong ang 51 billion na budget. Kung nasaan napunta, kung paano niya ginamit ang 51 billion. Kung lahat ba yun ay may resibo, kung lahat ba yun ay naipatayo sa tamang programa. Di ba? Oh, sige nga. Oh, sige. Eh, mga yan. Pahit ng pahit yan kasi kung wala lang naman sila ginagawang anomalya, go, go, go yan. Eh, paano naman si Pulong? Baka mamaya hindi mag-open ng kanyang libro si Pulong, ha? To ang Kongreso ug Malacañang, labot sa hagit ug mga komento sa mayor. Una na gibutyag ni Vice President Sara Duterte sa iyang speech sa House hearing on good government and public accountability nga ang legislative inquiry kay well-funded o coordinated nga atake sa politika. Sa media interview, human siya mibiya sa hearing, gibutyag niya nga pagpanganda matud pa kini sa ginaplanong impeachment batok kaniya. Very obvious yung kanilang ginagawa na nagpa-practice sila o anong gagawin nila. Buta nga, gilimod sa chairman sa maong komitiba nga si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Sara, ibutyag sabi. Oh, tama naman talaga. Trabaho lang. Walang personalan. Di ba? Kay Vice President lang naman ang galing ang salitang impeachment. Di ba? Oh, siya mismo ang gumagawa ng isyo para pag-usapan siya. Diba? Oh, tama po yun. Trabaho lang. Walang personalan. Diba? Eh, kung si Vice ginagawa niya yan para pag-usapan siya, ah, bahala ka, Vice. Diba? So, yun lang ho, mga ka-action, mga ka-camping no, gin-share ko lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas, at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.